Alright, so ito, papakita namin sa inyo yung difference ng original na spark plug cap dun sa replacement na spark plug cap. So ito kasing original is resistorized to. So ngayon, unahin natin testing itong replacement. Sige. Tester. Dito tayo sa tester. Ayan, sige. Kita nyo yung palo ng replacement? Continuity lang meron. Oh, di ba? Para siya nakarekta ng monumento to baklaran. Di ba? So ngayon, titestingin natin. Ayan na, oh, di ba? Continuity lang siya. Continuity lang. Sa replacement. Di ba? Replacement po yan. Itong original, meron po ditong nakalagay na ohms yan. Ito, pag tinanggal natin yung cap, may makikita ka dyan. So, dapat siya magre-range ng 5 or 4.5 ganyan. So, ayan, yung original natin, testing natin. And then, ang palo niya is nasa 5. Kita nyo? Diba? Balik tayo sa replacement. Ayan, ito muna, tester. Tester, continuity lang siya, diba? So, yung spark plug cap na replacement, yun. Continuity lang din. Parang ganun lang din, di ba? So, itong ano, replacement, walang problema to sa mga carb type. Pero sa FI, siguro mas maganda talaga original. Dahil ito po ay resistorized. No? Kasi kung ano yung kailangang iba to ng ECU, dun sa ating mga sensor, ay hindi yung tatanggapin ng ating mga sensor. So, if ever tayo ay magpapalit ng spark plug cap, lagi po nating yung ipapalit is yung original. Kasi po, itong mga FI na motor ngayon, tulad itong spark plug cap na to, ay resistorized. Hindi na po siya katulad dati, noong panahon ng carb, na continuity lang. Ito po, walang resistor to. Ito yung replacement. Di ba? So, ang magiging cost nyan, magkakaroon tayo ng hagok. Yan, minsan yung hagok sa spark plug cap. Kaya ang pinaka-the best talaga dito mga ka-jigs, doon tayo sa original. Ayun, nalaglag na yung replacement natin. Doon tayo sa original para makaiwas tayo sa mga posibleng maging problema or yung tinatawag nating back job. Alright? So yun lang mga ka-jigs, at lagi po natin tatandaan, syempre, na lamang palagi ang may alam. Alright? Peace out!